Ayon sa dictionary.com, ang prophecy ay prediction kung ano ang magaganap ayon sa diniklara ng isang propeta na may divinely inspired or galing mismo sa Diyos. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, ang salitang propesiya ay nauukol lamang sa salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Biblia. Ang Biblia ay napakayaman sa propesiya at karamihan sa sumulat ng Biblia ay propeta. Ang kilalang libro sa Biblia na tumatalakay sa panginaharap ay matatagpuan natin sa Book of Daniel, Ezekiel, Isaiah at ang kilalang librong Apokalipsis. Kaya kung gusto mong malaman ang mangyayari sa hinaharap, ang mga librong ito sa Biblia ang ating pag-aaralan. Ang unang rule sa nature ng prophecy ay tinatawag na recognition the perspective of the prediction. Hindi lahat ng verse na hula sa Biblia ay mangyayari agad-agad. Merong isang event lang ang pangyayari at meron dalawa o tatlo pang event bago mangyari ang isang hula sa Biblia. Halimbawa, ang bundok na ito, kapag sa front view, ang bundok ay tila nag-iisang bundok lamang sa mata ng tumatanaw. Pero kung titingnan mo pala, ang bundok na yon ay hindi pala iisang bundok lang, kundi tatlong bundok pa pala na magkakalayo kung titingnan mo sa side view. Sabi sa Mateo 24 verse 15, unawain ninyo ito mabuti. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalpastangang tinutukoy ni Propeta Daniel. Ngayon, sundin natin yung instruction ni Jesus. Unawain natin yung sinasabi ni Daniel tungkol sa propesiya sa paglapastangan sa templo ng Israel. Kaya mula 32 AD, babalik tayo sa panahon ni Daniel, 530 BC. Kung gusto po nating malaman kung kailan ang exact prophetic timetable ng Diyos, ipokus ninyo ang atensyon nyo sa bansang Israel. Nireveal ng Diyos sa Daniel chapter 9 verse 21 na ang anghel na si Gabriel ay pinadala kay Daniel kung ano ba talaga mangyayari sa kanyang mga kababayang Hudyo sa mga huling araw. At asahan nyo, sa verse na ito, bibigyan tayo ng mathematical problem ni Angel Gabriel, kaya ihanda nyo mamaya ang inyong calculator. Ang talata na propesiya na binabanggit ni Jesus ay nakasulat sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Shabim means group of seven. So, 7 years. Kaya ang 1 week is equal to 7 years sa kalendaryo natin. Ang equivalent ng 70 linggo o 70 weeks ay 490 years. At nirebilan Diyos sa verse 24 na merong 6 great events na mangyayari sa palibot ng Israel. Ito yung tigilan ng pagsaway, wakasan ng kasamaan, at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos maghahari ng walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at pahayag, at itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Kaya ang mga nasa listahang ito ay magaganap sa loob lamang ng 490 years. Sinabi sa verse 25, mula sa pagbibigay ng utos na muling tayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. So, 7 years times 7 is equal to 49 years. Kaya mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa dumating ang pinunong hinirang na itayo ang Jerusalem ay mangyayari after 49 years. Kailan ba nangyari na itayo muli ang Jerusalem mula sa pagkatapon sa Babylonia? Ayon sa archaeologists na naka-archive sa mga Persian kings, ang petsa ay March 14, 445 BC. Ang pinunong hinirang dito ay na-fulfill ni Gobernador Nehemiah. So pagkalipas doon ng 62 weeks or 62 times 7 is equal to 434 years. So sa madaling salita, pagkalipas ng 434 years, papatayin daw ang hinirang ng Diyos. Sa King James Version nito ay Messiah ang hinirang diyan. Kaya ang tinutukoy diyan ay ang pagpako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung i-add natin ang 49 years sa verse 25 sa 434 years ng verse 26, ito ay magtototal ng 483 years. So kung ang 483 years, meron na lang natitirang 7 years o 1 week. Ang malaking tanong dito, kailan nagsimula ang natitirang 7 years para maitatag literally ang Kingdom of God? Ito ay halos 2,600 years na mula nang Mesiyas ay napako sa krus. Ang susunod na impormasyon na ibinigay ng anghel ay yung natitirang 7 years. Ang pahayag na ito ay kung ano ang mangyayari sa simula at katapusan ng 7 years. So makinig po kayo maigid dahil ang propesiya ay pinagpatuloy ng anghel. So verse 26, ang lunsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. So sino ba ang haring binabanggit dito? Sino ba ang hari na nagwasak sa templo ng Israel historically? Diba ito ay mga Romano? Ito ba ay pareho ng pinunong binanggit ni Jesus na siyang lalapastangan sa templo ng Israel? Ito ba yung parehong tao na sinabi ni Jesus na palilibutan ang Jerusalem ng mga hukbo? Ayon sa Britannica.com, nangyari ang pagkawasak ng ikalawang templo ng Jerusalem noong 70 AD at ang bansang sumira sa Jerusalem ay ang Roman Empire sa pangunguna ni General Titus. At doon nagsimula ang pagkakalat ng mga Hudyo sa buong mundo at never siyang naging bansa hanggang 1948 after World War II. Kaya Roman Empire ang binabanggit dito. Yan mismo ang sinasabi sa atin ni Jesus. So anong gagawin ng Roman Emperor na ito o hari na ito? Dito napapasok ang yung last part, Daniel 9:27. Ang hari ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo.
pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Ang maliwanag sa verse na ito, siya ay Roman leader na makikipagkasundo sa maraming tao sa loob ng isang linggo, means 7 taon. At ang Roman leader ay nakatakdang lapastanganin ang templo. He will break the covenant sa mga tao pagkatapos ng 3.5 years. Ngayon ang tanong, ang natitira bang 7 years mula 32 AD ay tuloy-tuloy hanggang 39 AD? Na ibig sabihin ay noong 39 AD pa, naitatag ang millennial kingdom ni Christ. Ngayon kung naitatag na ang millennial reign ni Jesus, nasaan si Jesus? Bumalik na ba siya? May nabalitaan ba tayo? At kung naitatag na ang kingdom of God, bakit noong 70 AD pinahintulutan ng Diyos na wasakin ang templo ng Israel? At ang mga Hudyo ay nagkalat-kalat sa buong mundo sa loob ng halos 2,000 years. Kasi nito lang naman sila bumalik noong 1948 sa kanilang bansa noong after ng World War II. Ngayon, dito papasok na ang Daniel chapter 9 verse 24 to 26 ay nangyari na. Pero ang verse 27 ay hindi pa nangyayari. At hindi pwedeng magkamali ang salita ng Diyos dahil kung gaano ka-accurate mangyari ang propesya na ang Jerusalem ay muling tinayo mula sa pagkatapon sa Babylonia noong 445 BC hanggang sa pagkamatay ni Kristo sa kanyang first coming, mangyayari din ang Daniel 9:27 sa kanyang second coming accurately. Kung titignan niyo itong larawan na ito, no, ito yung official timeline ni Daniel ayon sa Daniel 9:27. Ang sabi ni Jesus, yung kanyang binabanggit na birth pain at great tribulation ay nakaangkas sa timeline ni Daniel. Ito ay ang paglapastangan sa templo. Ang tawag dito ay abomination desolation. Kapag pinagsama natin ang prophecy ni Jesus at prophecy ni Daniel, dito natin mabubuo ang isang prophetic timeline story. Lumalabas na ito ay 7 years of tribulation. Sa unang 3.5 years, susulpot ang Roman leader na siya pala yung Antichrist. Sa unang 3.5 years, susulpot ang Antichrist mula sa Roma. Ayon sabi eh, makikipag-covenant sa Israel tungkol sa templo at ang